DWIC, programang sasagutin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambol sa DWIC, tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambol sa DWIC, programang pwede kang mag-usap, pinapwedaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIC. Magandang umaga, welcome to Karambola. Kasama sa aming pilan, Conrad Banal. Ako po si Twixie Cruz Angeles. DWIC on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like, share, follow, and subscribe on DWIC 882. We're also on Luminous by Twixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Don't forget to subscribe and follow. It's 92 days before Christmas. Happy birthday kay Cyrus Kana. Happy birthday! Si Sai! Happy birthday! Birthday pala ni Sai! Sai naman! Happy birthday! Meron ba? Meron? Tayo ba? Magpapapansit dyan eh. Andan si Sai. Ayun! Happy birthday, Sai! Ayun, tinuturo yung password eh. Agad na umaga. Sige. Ano nangyayari sa mundo ngayon? Ano nangyayari? Well, lumabas yung SWS survey. Okay. Tuwa ako dito eh. Sobra ako natuwa dyan. Kasi ang rating ho ng presidente, si, ano to? Rodrigo. Anong tawag ni Duque? Rodrigo. Roa. Duterte. Duterte. Yeah. Namang siksip pag binanggit yung middle name. Okay. Net. I-explain ko to kung bakit okay. Hindi ako payag sa net na yan. Ang net niya ho e 62%. Okay. Nanggaling niya sa 70-something percent. Net yun. Ang ibig sabihin daw nun, 75% nung respondents satisfied. Okay. Masayang-masaya sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte. Okay. 13% ang hindi. Okay. Therefore, ima-minus 13 sa 75, magiging 62. Okay. Yan yung net satisfaction. Yan net daw. Hindi ko naiintindihan yung net na yan eh. Kumbaga, yung hindi satisfied na 13%, dodoblihin mo, ibabawas mo pa doon sa 75. So twice mo kinakount yung ano? Oo. Yung dissatisfaction. So, doble yung dissatisfied. 12% undecided. Okay? Nung June ho yan, ngayon, ang 62%, napakataas yan sa huling taon. Mm-hmm. More or less, ganyan din yung satisfaction niya, satisfaction rating. Noong siya umupo. Hindi ba? Hindi nabawasan. Di ba? Pareho din. So, ibig sabihin, hindi siya bumababa. Umaakyat lang siya, pero ang kanyang threshold ng pagbaba, yung wala pang kaalam-alam tungkol sa kanya nung nagsimula. Ganun ho ang performance nitong presidenting to. Okay. Pwede, ikumpara natin, President Aquino nung nagsimula, net na 53. Mm-hmm. Nung natapos siya, net na 24. Ang laki ng bagsak. Yeah. Okay, si Fidel Ramos net 66, nag-net 49. Okay. Bumabagsak kapag huli ho. Si Pinoy net 60, natapos ng net 30. Mm-hmm. Laki ng bagsak. Wala ate. Well, yun nung kay Erap at saka kay hindi natin masukat dahil sandalian lang siya. Yung kay Gloria naman extended. Yeah. Overtime, may OT. Sumaba yung OT. Kesa sa game. Yan ho ang observation ng political science professor ng UP na si Professor Tigno. Okay. Sabi niya, pareho din eh. Ano ibig sabihin nun?
Yung ano, yung iba, ang ginagawa nila, kinukompare nila. Kasi from a high rating no November 2020, where he hit 85%. Kasagsagan yun ng ano, hindi, ah? Hindi, ano ho, yun yung hindi net. Oh, hindi nga eh. 85%, kumbaga bumaba siya sa, to 75%. Mm. Eh, ano, di, yung 75, hindi ho binibiro yun. Mm-hmm. 3 out of 4, Filipino satisfied. Okay. Ang disgusto lang, eh, 1 out of 10. Mm-hmm. Ganon. Okay. Yung natitirang 1 sa 3 out of 4, yung natitirang 1, meron doon undecided pa. Kalahati ng katawan niya undecided. Okay, so, kalahati to. I am of two minds. Ganun. Ganyan ho. Yan ang kakalabanin ng mga opposition ngayon. Diba? Kasi campaign season na to. We can consider this campaign season at the start of October. Okay. Malapit na ho yan, next week. Okay, dyan na magkakaalam-alam sa filing. Mm-hmm. So, ano yung sinasabi mo tungkol sa laptop? Yung sinasabi ng, kasi hindi net yung kinumpute nila. So, 75% approval rating. But they had to make it a negative headline, di ba? Hindi pwedeng positive eh. So, drop by 10 points. Correct. Dives. At 10 points. By 10 points. So they had to look for a high point para i-compare. Oh. So last year yon, November 2020. Pero nagtataka pa rin sila. Mm. Pandemya na yun eh. Bakit ang taas ng rating? Nagtataka pa rin sila. Oh. So ang dahilan is because at that time, nag-recede, bumaba yung numbers ng mga infected at that time. So tumaas na naman confidence. Ngayon daw, kaya daw yan bumagsak dahil mataas yung infection rate. So, related sa COVID? Yun yung sinasabi nila. Pero, it doesn't explain why it's still up there. Napaka-simplistic nung... well, Rappler yun eh. Wala of course. Talagang, yun lang aabot ng list nila eh. Of course. Yun lang. Diba? You can't... The fact is, this is a popular president. Yes. Until the end. No matter what. Hindi na yan, digang support niya, ha? Hindi. Walang na, ano? Kumbaga, threshold na support niya, eh, 3. Mm-hmm. 3 out of 4. Yes. And this is, pag tinignan mo itong hinimay mo yung SWS survey, mm-hmm. all, ano yan, classes. Yeah. Mas mababa pa ngayon support niya dun sa... mas mataas yung support niya sa mga, sa AB. Mm-hmm. Economic class, no? Ibig sabihin eh, yung support base niya, hindi ho doon sa mga matatawag natin na na kulang sa information. Okay. Okay? Kasi, kahit ano ho sabihin nyo, yung mga merong medyo nakakaangat sa buhay, may oras yan. Mm-hmm. At interested yan sa information. Yung mga nandun ho, yung medyo low end, okay. Nasa low economic class, mas marami silang ginugugol na oras sa trabaho, house chores, mm-hmm. no? Kung pag-alaga ng anak, paghanap buhay, yes. Ganyan. Less ho sa mga ganyan. Like social media, getting mm-hmm. information, or listening to karambola, or ganyan. Uh-huh. Okay. Ganyan ho eh. Pag hinimay mo yung SWS survey, mm-hmm. makikita mo as ang kanyang across the, ano, walang division. Okay. Mataas din sa lower class, mm-hmm. pero... mas mataas yung percentage niya sa, kumbaga... sa AB. Sa AB. Mm. Okay. Yun ang phenomenal dito mm-hmm. sa rating nito. At last, okay. At huling taon niya na to sa panunungkulan. Mm-hmm. Yeah. So, yung Rappler, wag niyo na pakinggan yun. Kayo naman eh. Di ba, Tony? If you need a laugh.
You need that. Di ba pang ano, what were we going to do for entertainment? Ibig mo sabihin, gusto mo maaliw. Minsan, di ba, it's like, para kang nanonood ng ano, ng comedy. Di ba minsan nakakatawa yung tanga? Hindi eh. Hindi. Hindi ako natatawa sa tanga eh. Okay. Nakakama ako eh. Well taken. Hindi, sa totoo lang na ako. Bisitahin niyo yung sws.org.ph at doon makikita niyo, mahihimay niyo yan. Napakagandang pag-aralan eh. Yeah. Phenomenal eh. Wala pa nakakapaliwanag niyan eh kung bakit ganyan to eh. Panay pambakbak sa kanya. Nagmumura pa. Nakakatuwa ka rin kasi. You know, he can go eh. He can be as masa as ano, more masa than any president has ever attempted to be, even era pa. And but at the same time, kaya niyang tumayo sa ano, UN General Assembly. Nakamaong jacket. And then tell them. And speaking like a statesman pa rin, in the language that they are used to. Diba? And tell them what for, diba? Tell them ano, useless itong organization na ginagawa natin. We need reforms. We need to reform this. Diba? I think we have to elevate him to that ano, statesman. He can be statesman. He can be ano, he can be butangero. And in either way, doesn't lose points. So okay ka na? Okay na yung connection mo? Yeah, okay na ako. Paano itong akin? Teka. Hindi pa okay yung connection ko. Ngayon daw ho, Abra, Baguio, Bohol. Okay. At mga Ilocos Norte. Okay. Under the strictest lockdown. GCQ. Wala bang alert sa kanila? Di ba dapat nationwide yung alert-alert? Hindi. GCQ, okay. Starting September 30. Wow. Bakit kaya? Sa Baguio, ha? Mukhang. Alam mo kasi... Mataas ang anong sa Baguio? Well, ang problema, hindi yung ano eh, hindi yung taas ng bilang eh. Ang problema, yung healthcare. Okay. Alam mo ba ang estimate 40% ng mga nurses nagresign na sa pagod. This is nationwide? Yes. Wow. Lalo na sa Metro Manila matinding dagok noon. Hindi ko alam kung nationwide pero yun yung report ni Vince Dison sa presidente. 40% ng nurses nagresign. Paano 'yan? So, meron daw mga hospital, private, sinasara na lang yung kanilang COVID ward. Absolutely, hindi nila sila tatanggap. Yan ang problema ngayon. Paano yan kaya, Trix? Anong tingin mo? Ang tingin ko, hindi ako makakonect sa internet. Several things. Pagod, one. It's bad enough. Two, hindi nabayaran yung mga special risk allowances. Yung mga ganyan. I think the problem is across the board, government or private, ha? So, kulang na kulang talaga ang personnel. Anong ginagawa ng 40% ng nurses na yun? Everything. Diba? How can we move without an Yung 40% ng mga nurses daw ho nag-resign. So, ang report ni Secretary Vince Dison sa presidente, ang kailangan i-beef up yung ating healthcare. Yan daw ang problema. So, we're not yet out of the woods. Yep. Sabihin nga, idiomatic expression. Hindi pa daw tayo safe. So, mag-iingat pa rin. Como may mga sinasabi yung mga, halimbawa Okta, sinasabi nila, bumababa ang transmission rate. Bumababa talaga? Even the cases, bumababa. Alright. Sabi ng Palacio, baka Merry Christmas na. Okay. Ibig sabihin na luluwag na yung mga lockdown, o yung alert. At ang balita pa nga, marami daw darating na vaccine ngayong October. Yeah.
Hindi naman sinasabi dahil nagsalita sa UN si si Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman sinasadya. Hindi naman sinasadya. Sa mga daratingan daw ngayong October, marami. May nakurot eh. Medyo nasaktan sila doon siguro. Basta yun ang balita ngayong October. Oo, kasi at marapit na ineksyonan, pati mga minors. Yan. So, face-to-face classes. Merong long-term planning na rin na ginagawa for the booster shots, by the way. So, it doesn't mean na, just because sinasabi nga ng presidente na tuyan niya yung mga first world countries tungkol dun sa fact na nag-booster na sila while the rest of the world is still trying to source vaccines. Nagpa-plano na rin for, ano, for booster shots sa atin. Dito? Yes. Hindi pa rin papabayaan yan. Well, pero we hindi yun ang priority. Paplano lang. Yeah, ang priority lang, maka-inyeksyon. We cannot administer booster yet. Ang target nila, at least 70% by year end. Yeah. So we have 3 months po para dyan. Pag dumating lang yung vaccine, kakayanin yun eh. Yeah. Kasi marami din sa mga cities like Davao, sa Cebu, Cagayan de Oro, Jensan, yung mga ganyan, Bacolod, no? Tacloban, diyan sa Legazpi. Na kapos na kapos ho sa vaccine. Okay. So rearing to go. Magdaratingan daw yung vaccine ngayong October, sana nga. So, Merry Christmas daw, sabi ni Roque. Timing din. Depende yan. Depende yan. Kung yung mga nurses makukuha yung kanilang risk allowance. Yan ang dapat tinatrabaho para hindi na mag-resign. Alam mo, in all this conversation, wala ka marinig kay Duque. Okay. Oo nga na. Bakit si Vince Dizon ang nag-aalala dyan? Oo. Eh, turf ni Duque yan. Oo. Kantokan Duque ito. Kung nandito lang si Larry, baka makatakim na naman ito. Di ba? Hindi ba? Kanino bang concern yun? Yung healthcare? Okay. Kay Vince Dizon ba? Okay. Eh, di ba testing ang kanyang, ano? Ang kanyang, ang kanyang assignment. Hindi ba? Oo. But yung yung nangyayari sa mga hospital, si Vince Dizon pa nagre-report. Siya pa nakakaalam. So, binibisita daw nila yung mga hospital. Physically. Aba, baka talaga magre-resign na si Duque. Tingin mo, hindi. Huwag mo naman akong papaasahin ng ganyan. Na ganun ba? So, don't get my hopes up. You're so ano, ka naman. Hopeful. Ano, maano yan eh. Baka mabigo masakit, eh. Masakit na naman yan eh. Tawag dyan, failed expectation. No. Napakataas na yung pag-asa. Tapos, kapag hindi na nangyari, eh, maano ka, sisira ka. Huwag kayong paasa. So, paano kaya yan ngayon? Ano kaya mangyayari dito sa ang election ho kasi, depende yan sa ating estado sa COVID. Di ba? Halimbawa, campaign. Napakahirap ata magkampanya ng maraming restrictions. So, lalong makikita mo yung kahalagahan ngayon na social media. Ay nako, talaga hindi ako makakonect, Trixie. Ayaw pa rin? Bakit? Teka, paano ko lang muna after mag ayun. Meron lang ano ata, meron lang glitch lang. Nag-hiccup lang yata yung internet natin. Ganun. Which of course shouldn't be happening in a pero the timing is good ha. Yung inaano, baka kaya yung ano, ang tindi ng bakbakan ngayon dun sa presidente. One, it's impossible that his opponents, hindi nila alam yung rating niya. Imposible, hindi nila alam yan. Number two, alam din niya na nila padating yung vaccines. Which means another surge of confidence for the administration. So, kailangan nila mag-overtime. At saka, kailangan nilang umariba dun sa kanilang mga ads. Kaya grabe yung inundation ng ads ngayon. Social media talaga ngayon ang target. Hindi ba? Sinabi ko sa'yo, the medium has changed. Yeah.
Yeah. Well, kahit na, yung ads sa social media, hindi ho siya pareho. Hindi siya pareho nung following, halimbawa. Yung natural na nagpapalitan ng kuro-kuro dyan sa social media. Tapos iniistorbo mo ng ads, baka mainis pa sa'yo. Yan, yun nga eh. Yeah, yung inundation, yung sobra-sobra, na may diminishing returns yan eh. So umpisa, effective yan. Pagka sumobra ka, naiinis na. So magiging negative na yung perception. Nung hung na 2016, at one time I was invited to give a talk. Sinabi ko, yan sa social media, meron siyang part. Meron siyang part doon sa election noong 2016. Pero hindi pa siya ang dominant. It's the TV. TV pa, up to now. It's TV and the radio. That's the biggest reach. Eh. And the news. Ganon. Hindi. Social media would have a bigger reach if Facebook would let us. Facebook is still the dominant social media dito sa Pilipinas. Ang network pa rin, ang TV, ang pinakamaraming reach. Pero hindi sinusukat nun kung tumatalab. Okay. Yun ang difference dun eh. Madami kang na... Kasi free TV. Everybody's watching TV. Okay. And therefore, you watch the news. Okay. Yes, kasama yan dun. Everything. Pero kung tumatalab ba yun, hindi ho nasusukat yun. Isang aspect ngayon yan ng mass communications na hindi alam. Alin ba talaga mas matalab? Okay. Although mataas yung social media, ang number and rising. Malapit na siya sa network. Yeah. Yung radio is close to 20%. Yes. Tapos a poor fourth. 3% ata o 2%. Are the daily, national dailies. Yeah. Ang baba ho. Ano na lang sila. Yan ang huling source of information. Ngayon. Ngayon, kung mas matalab ba yung national dailies? Mas malaki ba influence nila? Kasi yung network, sigurado tayo. Kasi per item dyan, nung nasa network ako, mahaba na yung 1 minute eh. I think what it does is it gives the impression of effectiveness. People think na, yun na, dyaryo si ganito, si ganyan. The issue or the person... may effective reach yung sa impression, but it's just an impression. And pero the impression, para makumbinsi mo yung mga tao, yung bang 1 minute exposure sa network, enough? Yeah, isa pa yan. Ano? Hindi ba? Isa pa yan. Let's say you're Lenny Robredo, nagahabol ka. Isus ko naman, sa lahat naman. Hindi, siya yung pinakakulelat eh. So, okay, sige. So, we have kailangan siya yung example. We have to make her an example. All right. Anong pipiliin mong medium? Lahat. Pero syempre, meron kang tatayaan ng mas malaki. Percentage. Alin yun? So, ang mahal-mahal ng ads sa network. Yes. Yung 30 seconds mo ba? Mm-hmm. Is that enough to convince people? Hindi. But you need it to appear also that you have support. That you have money. Yes. Diba? Ano na tingin ngayon? Tingnan mo, walang ads si ano sa TV. Bakit doon si Duterte? Walang ads sa TV. Wala naman kasi talaga siyang pera. But that wasn't the point, diba? Hindi nga. So how did he do it? Sheer numbers. Nagpunta siya. And social media. Social media, word of mouth. Word of mouth. Radio, malakas siya sa radio noon. I'm sure alam natin yan. Okay, tsaka social media. Sa network, although yun ang marami nakakapanood, hindi matalab, hindi ba? So, ngayong may COVID, sa akin, ang tingin ko, ngayong may COVID, hindi na yung mga personal na campaign, campaign trail, hindi na yun ang mahalagang bagay ngayon sa mga politiko eh. Okay. Yung stomping. Yung gano'n, yung ikot-ikot. Ikot-ikot. Hindi kasi pwede din. Yun na nga, hindi na yun ang mahalagang yun. Anong
makikita natin. Although sa mga very effective siya, ha? Yung face-to-face really is the most effective. Of course, of course. Pero nothing beats it. Cannot be done. Nothing beats it. Yep, okay. Yep. Yung makikita mo mag nagtatalumpati yung politiko. Although hindi na rin ganun ngayon eh. Hindi, yung talumpati nata as important. Actually, yung tingin ng mga tao, pag pumunta yung politiko doon. Pag ka doon sa lugar. Mahalaga yung bumisita ka. Hindi mo kailangan magtalumpati na ano, people very rarely listen. Na, ano, hindi na ganun. Kaya, kasi kailangan bombastic pagka ganun, may crowd ka. Hindi mo kayanin isa-isahin yung mga makikita yan. Makikita nga natin dito sa election na to. Kasi ang X factor dito yung COVID eh. Yeah. Kung hanggang saan ba, kung by December, more or less, naka 70% na tayo, maganda na yung election na yan. Except sa Dayaan, ano? Even yan. Magkakaroon ho ng, kumbaga, baka angat-angat ng konti yung mga nasa ilalim. Diba? Diba? Kaya nga kailangan ano eh, kailangan may narrative na may pulse para para hindi totoo na ganun ka popular si President sa social media. Sa social media. Eh, isipin mo ordinary people magdi-defend sa kanya. People who don't know him. Ano nga yan, ano, eh, personally. 'Di ba? Hindi nga may isan nga hindi ma-express ng gusto yung gusto nila sabihin eh. Pero mararamdaman mo yung passion. Yeah. So sinasabi nila, mali-mali pa nga grammar eh, pero banat pa rin, tuloy. Totoo. Hindi ba? Yan ang gusto mo eh. Yep. Sincerity yan. Oo. So kailangan may troll farm. Yeah, kailangan may narrative na may troll farms. Na I'm not denying na meron. Pero let's face it, all candidates do. Si ano nga eh, di ba? Meron ngang lumabas sa social media na nag-claim na tin-range siya dun sa troll farm ni Mar Rojas. Doon sa BGC? Yeah. Yung yeah, isang diba? Floor ng isang mining company. Correct. So, it isn't about the troll farms because, diba, we'll just cancel each other out kung yun din lang eh. Uh-huh. It's the fact na the troll farms are just one aspect of the campaign. After that, it was ordinary people taking over. Uh-huh. Yung galit ba na ano, yung galit na sa mga opisyales who have overstayed their welcome, yung sumobra na kayo, ha? Mm-hmm. Okay kami with you guys at the start, pero yung attempt ninyo to take over, not just the narrative, but the country. Tapos yung akala nila pwede silang mag-condescend sa atin and still be elected into office. Mm-hmm. Hindi pakiramdam ko nun eh. Yun, Trixie. Ano na? Kasi Yorme. Hindi naman condescending yung style niya. Ano lang, nakakainis lang. Anong hindi? Naman, yung mga buhay ka pa naman, diba? Diba? Hindi condescending yun? Yung mga lang. Hindi, bakit problema pa namin yung mahulihan kayo ng bala? Hindi naman condescending yun, diba? Hindi. Hindi, ngayon, si Yorme. Halimbawa, si Yorme na will protect business lang daw. General tax amnesty. Mm-hmm. Sabi niya? October to December. Yan ho ang move ng nagbabalak maging presidente. Uh-huh. General tax amnesty October to December. What year? Mga this year. Ano what? Lahat ho ng traffic violations daw sa Metro Manila forgiven. Sa City of Manila. Tapos meron general tax amnesty. For the City of Manila? For the City of Manila. General, he cannot waive income taxes, ha? Hindi. Real property to. General. Uh-huh. So, he will waive niya ang payment of real estate taxes? Tax amnesty, hindi. I don't know kung ano ibig niya sabihin ng general tax amnesty. Ang covered daw lahat ng nasa Manila. Amnesty. Ibig sabihin, lahat ng mga may lahat arrears na may mga back taxes, dun sa sa City of Manila, wala kayong interest na babayaran. Basta bayaran ninyo. Yun yung usual amnesty, ha, na binibigay sa real estate taxes. Ay, hindi eh. Lahat daw na may mga pending local tax cases. Ah.
local tax cases ha, in the courts or administrative body concerning local business tax fees and property taxes. Okay. Yan daw ang covered. So ano ulit? Real property? What else? Real property, business taxes, fees, and charges. Business taxes? Oo. Ay, yung sa ano, sa... Mayor's permit siguro, I don't know. Pagka-late kayo dun sa pag-file ng business licenses and ano, it's not exactly tax. Lockdown ng penalties ng delinquent tax, regulatory fee, and service charge. Waived upon full payment of the principal amount of the basic tax. Mm-hmm. Fee charged within the period. Yun yung kanyang tax amnesty. Ah... Ngayon, loko rin itong nag-report eh. Ansa? Yung pagpirma daw ng ordinance came a day after Dumas Gustos. Ano to? Dumas. Disgustos. Dumulas. Yeah, siya. Pagkatapos daw, mag-announce na kakandidato ng presidente. It came after. Loko rin yung nag-report eh. Ay, sorry. Ha? Okay. Baka kasi hindi pa siya sure tatakbo siya. Tatakbo nga siya, kaya nga no, pinirmahan niya na to. Kaya ngayon, na sure na siya. Administrasyon, problema niyo na yan kung wala kang pera. Diba? Oo, correct. Oh, good luck kay ano. So, dalawa yung tumatakbo noon, Lopez at saka Lacuna. Lopez. It's a Lopez-Lacuna showdown. Oo. Ay, magbaba. Yan ang problema sa tax amnesty. Maraming mawawala. Maraming mawawalang tax collection. Mm. And yet, kukunti lang ang nakukolekta ng gobyerno. Yun ang lesson natin. Gory, lahat yan nagtatax amnesty yan eh. So, pagka nag-uwain yung popularity nila, tax amnesty tayo. Magtatax amnesty ka, kunti lang yung gain mo. Pero ang laki ng sakripisyo ng gobyerno. Mm-hmm. Yung iba tuloy, yung style nila, ay, magkaka-tax amnesty na lang naman eh. Hindi na muna akong babayad. Hindi pang nag-tax amnesty, tsaka ka... Hindi po to against lahat, the election code. Lahat ng kaso. Di ba? Against the election code daw ba yan? Hindi. Hindi ho. Hindi rin against the election code yung mga ads, ha? Ngayon, wala pa. Eh, bakit pati yung traffic violation? Forgiven lahat. Okay, magbabalik ang karambola. Swerte ng mga ano dyan. Swerte ng mga traffic violators. Violators yan. Ang oras natin. Sarap ng buhay nyo dyan sa Manila. 8:34 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Salamat kay Miguel Tahon sa kanyang super chat. At nagpapabati po ng happy birthday kasi senior to eh, si Oski Bolavilla. Kaya sa kanyang kay Mojo Kels niya. Okay. Ma'am Rosella Lavilla, happy 78th birthday. Nanonood ay, 78th birthday ni Rosella Lavilla. Ay, ayaw namin kayong batiin. Oo nga pala. Nang happy 78th. Oo. Kasi 78 eh. Diba? Alanganin eh. Mabuti sana kung... Sana 80. Ganyan. Ganyan. 75. Pa. Ano yung mga... 79 nice man lang. Nice round numbers. 78 eh. Alanganin. So, mahirap batiin. Hindi ka pala mababati ngayon. Magandang umaga na lang. Kay Ma'am Rosella Lavilla. Kahit birthday po ninyo ngayon. Sino ayaw magpabati sa kanya? Sa yung anak niya, si Oski Bol Lavilla. Ayaw magpabati sa nanay. Diba? Magaling na anak yan ah. Oo nga, kayo talaga, very ano. Ay naku, ang sarap po magpunta ng Manila ngayon. Kahit saan pwede ka mag-park. Talaga? Walang traffic violation. Kahit hatak. Sa lahat naman ng iwi-iwi mo, traffic violation. Anak ng toko. Diba? Galing, parang ang ayos-ayos ng traffic sa parang Manila. Parang napaka-bright, no? Oo. Well... Eh, di ba problema natin yung traffic? This from the guy who kaya, thinks that... Kailangan ng strictong implementation ng rules. Dahil nga dito ho sa atin, ang traffic rules, hindi naman siya regulation.
Suggestion lang daw yan. Baka gusto nyong huwag mag-park dyan. Kasi makaka-istorbo kayo. Okay. Tsaka ba't ka magpa-park dyan? Nakita mo na ang daming basura dyan sa kalye. Diba? Huwag ka na dyan mag-park. Okay. Yung basura na yung naka-park dyan. Oho. Sarap. Punta tayo Manila. Park tayo sa ano. Sa kaya maganda mag... Mm-hmm. Walang traffic violation eh, whatsoever. Waiver. Yan ba ina-amnesty ba yan, Miner? Doon ba sa Santa Cruz, ina-amnesty yung traffic violations? Ano kaya pumasok sa isip nitong mayor nila? Sa lahat naman ng dapat na very disciplined ang tao, sa traffic. Mm-hmm. At saka, is that up to him or is that MMDA's... kasi hindi. Yung parking kasi City of Manila yan. Kaya, except for parking inside the Intramuros. Ayun. So mag-parking tayo, pwede. Pwede. Sige na, request ko lang. Ayusin mo lang pag nasa loob ka kasi hindi ako makapark dyan eh. Nagpupunta ako dati sa Soler. Alam mo yung Soler? Soler. Soler, ha? Soler. Dyan mo lahat ng construction materials. Okay. Eh, mahilig tayo magkumpuni-kumpuni sa bahay. Diyan ho, napakamura. Okay. 30 to 40% lower than in other stores. Diyan sa Soler na yan. Kaya diyan kami nagpupunta. Okay. Bili ka ng gripo o bili ka ng blower o ceiling fan. Ang tawag nito, exhaust fan. Diyan, mura. Okay. Kung marami kang bibili, punta ka diyan. Ang hirap mag-park, Disco. Mm-hmm. Oo. Yung sandali ka lang, kakabayan mo lang yung nasa loob ng tindahan. Bubusin na ang ano nasa likod mo eh. Mm-hmm. Sa sikip na mga kalsada. Yeah. Eh ngayon pagkakataon ko na mag-park dyan. Walang violation eh. Diba? Mm-hmm. Sarap, diba? Yep. Puto tayo. Yep. Gusto ko lang ma-experience mag-park sa gitna ng kalsada na. Baka itatabi lang naman nila yung kotse mo. Eh, kasi lahat ng mga tindahan dyan, napaka-disiplinado. Okay. Yung customer nila, sinasabihan agad nila, wag ka dyan, bawal ka dyan. Okay. Pupunta ka doon kung saan maghahanap ka ng parking, malayo. Malayo, maglalakad ka. So, ang ginagawa ko noon, nag-LRT na lang ako. Okay. Oo. Tapos mag-jeep, pupunta sa there. Bababa ka sa LRT, sa Miligarda, tapos mag-jeep ka nalang sa Recto. Mas madali pa yun kaysa maghanap ng parking. Diba? Eh ngayon, libre na ang parking, wala nang violation. Lahat ng kalye sa Manila. Ay, sarap yan! Anytime. Sa akin yan, the pwede best. Rin sa sidewalk na mag-park. Sa sidewalk, no? Parangin natin yung mga gate, no? Gagalit yung mga vendors. Diba? Wag mo namang kakalabanan yung vendors. Kasi pag nawala, pag nagkaroon ng vendors dyan, ibig sabihin tumanggap na ako. Hindi pa ako tumatanggap. So, hindi, may vendors may na vendors pala. Na. Mali pala yung analysis ko. Meron. Tara, punta tayo. Magpunta ho tayo sa Maynila. Tama lang, ano. Walang violation. Nagpupunta naman talaga ako sa Maynila. At bumibili pa rin ako sa... May pagkatulonggis daw. Hindi ho. Grabe kayo. Wala naman. Eh, ano ako. Hindi ho ganun. Hindi pagka... Wala sa pagka... Ano, ano yun? Politika pa rin tayo. Pero meron akong chika. Ano yun? Alam mo yung UP Accord? Yung bawal yung police? Pumasok? Well, that's the long and short of it. Pero okay. Actually, hindi bawal. Required yung coordination with UP admin. Okay. Last year, if I'm not mistaken, the year before that. Last year, unilaterally. Uy! Nakakulay ka na! Mama, na? Yes. Bakit nandito na... kayo? Ha? Ba't nandito kayo? Ba? Eh, mamaya pa. Mamaya pa yung proclamation. Mamaya pa na natin yung mga ano. Mukhang yan ang kulay ah. Nauso ngayon ah, hindi ba yan? Orange ba? Hindi ata, hindi. Hindi. This traditional pa rin yung red. Red, white, and blue. Yeah. Oh. Yeah. Kasi diba? Marami yung mga... Kabina yan eh. Sasabihin ko sana sa'yo, si Dina yan. Nagkamali ka ata ng... Sino? Si ito? Hindi, nakikiramay lang siya din sa karir ni Jojo Binay. Binay there, than that. Been there, than that. Hindi, yun ang ano ngayon ni...
BP. Be neither than that. Ayan. Magsisenador ba siya? Yun ang gusto niya. Ito naman si Atty. Tawa ka ng tawa. Parang inaano si ano eh. Tayo mapapahamak niyan eh. Oh. Ano naman masama doon? Kaya yan tawa mo. Milaman eh. Magpatawa sila eh. Sabi nga na pregnant with meaning. Ano naman yung masama doon sa be neither than that? Be neither than that. Yung pag kasi mamaya kalad ka rin natin lahat ng gidandat niya eh. Eh, pinag-uusapan namin kasi kanina, walang traffic violation ngayon sa Manila. Wave. Ah, ganon? Sabi ko nga, punta tayo. Gusto ko lang mag-park sa Soler Street. Never in my life nakapark ako dyan. Ang hirap doon. Ang hirap Soler, talaga ng parking doon. Pero dyan yung mga masasarap na... pagkain. Yung mga original dyan. Yeah. Nandyan sila. Nandyan sila lahat. Dyan galing. Yep. Yep. Yeah. Sarap yan. So, ano, walang wave lahat, ha? So, pwede kang mangbangga ngayon doon. Okay ka. Hindi naman. Eh, kung yung binangga mo, sa paking lang. Yung nga eh. Oh, walang violation, ha? Sa paking lang kita. Pwede ba yun? Hindi, hindi ba gulo yan? Anong, tapos may tax? Wave na raw ang traffic violation sa Manila. Na mga ano? Ng mga... Aside from the taxes. Okay. Okay. Yeah. Hindi, pero hindi naman ibig sabihin siguro nung pwede kang mag-park sa gitna ng ano, Quiapo. Eh ano, wala akong violation ah. Bakit? Waved ah. Hindi pa nila pinaliwanag yun? Hindi, hindi. Basta wave lang. Waved daw ang traffic violations eh. Wow. Ewan ko kung bakit gano'n. Binibigyan niya ng problema yung susunod na administrasyon. Total, di na ako tatakbo eh. Oo nga. Diba? Ano yan? Chaos? Ano yan? Anarchy? Anarchy in the streets. Campaigning, ang tawag sa lahat man. Naman nga, yan ang sinasabi ko, di ba dapat disiplinado tayo sa kalsada? Yan pa ba naman ang kailangan mong gawin politics? Di ba? Ano na yun yung ang may ibang kailangan nga ng bayan, disipline. Hindi ba? Lalo na sa kalye. Lalo na ngayon. Diyan nga tayo kulang-kulang. Lalo na ngayon, pandemic, etc. Kailangan medyo maanong tao. Protocol tayo, boss. Ito kailangan. Diba? The 4 E's, enforcement, ng traffic, the economics of it, ano ba yung isa? Engineering. Ganyan ho. Education. Yan. Yung violation, nasa enforcement ho yan. Kailangan i-enforce ang traffic rules. Malilito ang mga pulis dyan. Ngayon, tsaka yung mga traffic baka enforcer. Naman kaya inaano niya yan? Dahil nangingikil yung mga bata niya. Kaya wala na lang violation, so walang kikil. Para walang ano. Eh di, napakaganda ng solusyon. Parang, ay may leak yung bubong ko, sunugin ko yung bahay. Parang ganun. Ang ganda. Diba? Tama yun. Buti pa. Gibay na natin yung bahay. Yes. May anay. Hindi, may leak yung bubong eh. Ayun, no, aakyat pa ako doon. Kukumpunihin ko yan. Hindi na. Diba? Sunugin ko na lang. Bagong bahay. Bagong bahay na lang. Sunugin maraming ko. Pera yun. Yan ho. Buti na lang nakikita natin maaga pa. Kung paano mga solusyon. Sana napakalaraming problema ng Pilipinas. Solusyon ba yun? Diyos ko naman. Hindi, tax amnesty. Paano naging solusyon yun? Sa super chat natin, sabi ni Brada R, nagpadala siya sa super chat. Good morning, nagpadala siyang pantaho. Pantaho? Okay. Masarap pantaho. Masarap pantaho. Talaga, mayroon nagbibenta dyan sa harap. Mamaya kuha tayo. Pantaho. Lakas pa rin daw ng tawa niya sa commander in brief. Okay. Paano po kaya ang debriefing pagkatapos ng press briefing? Ay, puro brief ha? Yan, ha? Para maikli lang. Briefing. Pero other than that, so pwede ko nang balikan yung story ako. Commander in brief. Ano bang ano? Ano bang main points doon sa, di ba nagkaroon sila dalawa ni, ano? Ni Robredo. Anong? Wala. Wala pa. Wala. That he will, ano? He's a president for everybody. He can work with anybody. He will make sure that, niya yung businesses. No, he says he will support big businesses like ABS-CBN. Yun. Hindi ako nagbibiro, ah. Kasi, inano niya, is... Mabubukas daw niya ulit. Bibigay daw niya yung franchise. Ay, hindi siya magbibigay nun. Oh, hindi. Congress ka naman ang magbibigay. Pero, akala niya it's a right, eh. Ah, it's a right. Akala niya. Nabanggit niya na it's a right. Although, sinasagip niya later on na kongreso nga naman daw ang nagbibigay.
Pero ang inaano niya, pero, is, basta mag-apply ang businesses, papayagan niya. Na forgetting. Ang galing sa projection. Ah, sa magaling siya ng gano'n. Meron siya mga Evita moves. Mga posts niya? Oo. Oh, galing! Meron siya mga ano, parang nagpo-practice sa harap ng mirror. Post, Evita. Mga posts niya. Meron parang ano, model din. Model? Model. Pareho nga sila ng style. Ng model din, di ba? Ni model. Oh. Ni model in chief. Oh. So, sabi daw ho na ni Trillanes, Hoy Lenny, mabuti pa, mag-decide ka na. Inip na ata itong si Sen, dating senador, Antonio Trillanes IV. Hanggang ngayon lang, wala pa decision si Lenny. Eh, sapat na panahon na raw yun. Parang pag-muni-muni ka at makapag-desisyon ka na. Kumbaga, parang atat na atat na to si Trillanes. Na siya maging pambato ng Juan Sambayan. Okay. Oh, pambato ang tawag, ha? Hindi pambato. Mali naman kayo, pambato. Hindi ho ganun ang pronunciation ng pambato. Ay pare, pambato, di ba hindi naman... Ang pambato daw ng Sambayan, hindi pa nadedeklara. Kaya si Sunny Trillanes... Sinasabi niya si Lenny, magdesisyon ka na, tatakbo ka o hindi. Kasi nabibitin eh. No, baka ka ako si Trillanes, pambato. Siya ang gusto niya maging mali naman yung pambato. Hindi, pambato. Pambato. Pambato, ibig sabihin yun yung star. Oo. Yun yung pinalalaban niyo sa piyesta, pambato. Hindi pambato. Ang pambato, yan yung tinatapon, binaba. So di Sambayan is left with only two now. Ganun ba yun? Hindi, nag-declare na yung mga ibang ano nila. Kaya nga, si... Prospect. BP, tsaka si ano? Sunny si Sunny na lang. Ini-screen daw ng mabuti. Hindi pa ma-announce. Nang Juan Sambayan. Yung kanilang pambato. Ang hirap, ano? Makakatapos-tapusan niya si Carpio yun. Sorry. Isang linggo na lang daw, filing na. Wala pang desisyon. Si... Ang Juan Sambayan. Ilang buwan na yan. Nagalit na siya kay Lenny. Nakaumang kasi siya. Alam naman daw ni Lenny na kung hindi siya tatakbo, Sunny will step up. Really? Step up ba tawag? Yes. Sabi niya yan, si Dumasgustos. Whatever, at saka si Pacquiao. Di naman sila tunay na oposisyon. Ano sila? Bagay si... Oposisyonan lang. Di ba na-appoint siya sa North Rail? Si Isko. Siya. Siya. Na-appoint siya. O, nag-resign. Ilang buwan lang. Parang di ko type. Hindi niya ba type? O hindi niya alam yung... Yung rail. Tapos in-appoint niya... Tatlong buwan siya doon. In-appoint siya ng presidente maging... USEC. SWD. Umayaw din. Anim na buwan naman siya doon. Anim na buwan. Ayoko na niyan. Mayor na lang ako. Sige, mayor ka. Ayoko na rin, presidente na lang. Ayan, diba? Presidente na lang. Masarap ang buhay natin ngayon. By now, yung certificate of candidacy ho. Next week na ba ang filing nun? Two weeks from now. Okay. Oh, 1 to 8 October 1 to 8. Diyan daw magkakaalam-alam kung sino talaga tatakbo. Kasi diyan mo madedetermine kung ano-ano yung mga... Pero hindi pa rin kasi pwedeng substitution Hindi, pero makikita mo dun sa nagpa-file kung sino pwede mag-substitute if ever. May mga magpa-file din. Sino yung halatang-halatang placeholder lang? Mahalatang-halatang placeholder para mga Martin Dino. Parang Martin Dino running for president. Naniwala naman mga tao. Halimbawa, si President Duterte running for VP. Pumirma na siya. Oo nga, so sigurado na yon.
Eh, pumirma na siya ng kon unless i-withdraw niya yan. I-withdraw niya, may napapalit sa kanya. Pwede, kasi national party. Pwede kasi. Pero hindi siya halata, di ba? Pero it has to be somebody from the same party, meaning PDP. Oh, eh, paano yung kung hindi ma-recognize yung kanyang partido? Manalo sila Pimentel. It doesn't matter eh. Kasi nag-file siya. At this point in time, ano siya? Under PDP laban pa rin. Kahit hindi sila recognize. Hindi pa naman nadidesisyonan. Hindi nga, kung madesisyonan, halimbawa na si Pimentel ang ano, wing. Magiging ano yun? Magiging null and void yun. Hindi na pwede mag-substitute doon. Independent eh. Independent ka na. Wala ka ng partido. Wala ang partido. So you, nobody from your hindi party. Hindi, magtayo siya ng bagong partido. Wala na yun. Hindi rin recognized. Wala na. Mag-switch party siya. Wala na rin yun. Nag-file ka na under your under PDP. Yan ang mga... Kaya makikita doon yung... Well, hindi ko sinasabing may pag-asang manalo yung Pacquiao wing. Hindi sinasabing okay. Gano'n. Eh kasi takbo ng... Maliwanag naman na hindi mo sinasabi. May nagsasabi ba nun? Hindi. Okay. Eh sa takbo kasi ng ano, mukhang talo yun eh. sa Comelec. Winner. Ikaw winner. Kayong dalawa ni Atorne. Kung tumawa kayo. Kung tumawa kayo, eh. Parang may ibig kayo sabihin eh. Okay. Ibigyan nyo ng maling kahulugan ang mga sinasabi namin ah. So, ang problem, ang ano ngayon, si na Senator Pacquiao, kasi wala pa siyang dinideklar ng mga kasama niya eh. Eh, galing naman sa hirap eh. Oo nga. Paano mo naman maaasahan magdeklara? At least si, ano, Mayor Willie Ong, Doc Willie Ong. Si Manny, si ano ata, marami siyang... Kinoconsider. Baka si Pimentel, malay mo. Pwede. Mm-hmm. Pwede yan. Pwede yan. Pwede yan, kasi... Pimentel. Matalo man, pwedeng bumalik. Senador man siya. Pwede. Oh, pwede yun. Senador pa rin. Hindi naman pwede si Monsayak. Kasi mag-e-edit lang ng video yun. Eh. Oo. Oh. Hindi, tsaka magiging, baka mabana. Badly. So, badly, I might add. Hindi, tsaka baka mabanatan siya ng cyber crime. Yeah. Diba? Kasi nag-e-edit ka nung wala sa loob. I-splice mo eh. Tapos sinasabi mo, hindi naman totoo. Tinanggal mo yung mga... Tinanggal mo yung mga... It's publications pa pala to. So, hindi pwede kandidato yun, di ba? Mahirapan siya. Magkakaroon ng issue ko agad eh. Issue. Eh, si at least yung... Pantito, sigurado na. Actually, yun ang pinaka-organized. Yun yung grupo. Aside from the present Mande administration, kasi kung itutuloy yung Go Duterte, organize yan. Sigurado yun. Ayaw pang pumirma nung Senator Bongo hanggang ngayon. Ayaw nga eh. Ayaw niya daw talaga. Balita. Senator Go. Sino magiging presidential candidate ng PDP? Yan ang mukhang ano, placeholder. If ever. Diba? Ngayon pa lang sinasabi niya, hindi siya interesado and all that. Tapos kung meron magpapayad. Pero isasubmit pa rin ang pangalan niya. Placeholder. Placeholder yun. Ano yung sabihin nun? Parang Martindinho. Hindi siya tatakbo. Kahit hindi siya pumirma? Sino? Yung isasubmit si, eh. Isasubmit pa rin. Party kasi yung nag-nominate. Party. Nominate. Kahit hindi niya pirmado? Kahit hindi. Placeholder yun. Sino yun? Yun ang gusto natin. Yeah, eh kung placeholder din si President. Pwede rin. Pwede pa bang lumipat ng partido? Upon ano? And then si filing? Dino, before ano ba si the, ano, after the filing of candidacies. Hindi naman nag-file ng presidente, di ba? Nag-file si Dino. Yeah. Oh, pero then, last minute, sinabstitute. Pero ano, kapartido yun. Kapartido yun. So, kasi nag-ano siya. Kung mag-member ka muna ng party. Alimbawa, si Sarah, mag-member muna ng PDP laban. Pwede yun. Magsasubstitute siya kay Bongo. Pwede siya mag-substitute. Pag-member siya ng party. Kung nag-member nga siya later on, pwede ba yun? Parang nangyari kay Presidente. Nag-member. Hindi pa siya, ano? Hindi pa siya, at the time nag-fighting. Hindi pa siya PDP laban. Hindi pa siya PDP laban. So, pwede pa rin yun. So, very fluid eh. Ako hindi ako naniniwala tatakbo ng Vice President hanggang ngayon eh. Yung Presidente. Kahit nagpirmahan na, kahit ano sabihin nila, natuloy na, ako hindi ako naniniwala eh. Hindi, marami ng taong nag-ano eh.
nag-speculate tungkol dyan. Yeah, pero ang maganda dyan, binabasa ko eh, kung bakit, ano, what is the point in all of this secrecy, hindi pa nilalabas yung kandidato and all that. Para gumastos yung kabila. Ah, ganon. Gastos na sila ngayon eh. Ngayon pa lang, dun sa ano. Ang daming ads. Oo, kahit si Lenny, kasi nakalagay transparent naman ng Facebook how much you're spending. Magkano ba binabayaran mo? 200,000 a week. 100,000 a week? 200,000 a week. Yeah. Yeah, more. A week or a month. Maliit yun. 1 billion ang budget. Eh kasi pre-election pa lang yun. Wala pang campaign period eh. Nag-umpisa pa lang ito. Yan liit. So, ang marami si ano, si Ping Lacson. Ah, ganon? Oo. Bumuhos, ha? Yeah. Sarap yan. I have it on. So kumikita. May nag-text, medyo kinabahan ako. Ano, sabi? Hindi daw siya sasali ng PDP laban. Sabi ni Madam ni Mayora. Shout out sa Davao City. Sa kasi ano, Mayor Sara Duterte. Magulo lang siya. Dapat mga apat man lang. Kung apat man lang yan, lima. Medyo magulo yun. Sobrang gulo nun, diba? Pero yung dalawa, okay. Dalawa lang. Hindi. Labo nyo. Huwag kabalik ang karambo natin. Di ba sinabi na nyo yun dapat? Nagulat kami, nag-text? Oo. Magulat. Huwag kang magugulat naman. So, hindi talaga tatakbo ng presidente. Unless mag-file siya. Wala siyang sinasabing ganun. Sinabi lang niya, di siya sasali. PDP laban. Kayo talaga. Do not overread. Pwede naman mag-file hugpong. Ha? Of course. Pwede. Bakit national party? National na ba ang hugpong? It doesn't matter. Eh. It doesn't matter if you're not a national party. Basta partido ka. Partido ka eh. Basta registered party. Political party. Diba nga, nag-field na sila ng candidates noong 2019. National, sa Senate slate. Diba? Political party, you are a political party. So you can join, you can actually coerce with others. Ang gulo ng buhay ko ngayon. Ano ba? So, actually mayroong agreement ang lakas at saka nationalista with Hugpong eh. Oh, lakas yun. Oo nga, diba? So, okay yan. Eh, kung mag-file si Mayora ng Hugpong, okay lang. Eh, may lakas at saka mayroong kaulis. Ano ka? Limang nagsuporta sa Hugpong. So, ano yan? Mahina na lakas ngayon. Umalis na si Willie. Nagpaalam na, Ma'am Boss. Ano paalam? Nagpaalam. Humina na. Humina. Masalo mo talaga. Pareng-pareho kayo ni Winner eh. Kung makatama kayo eh. Hindi, may naalala lang ako kayo naman. Mahina na sila ngayon. Nawala yung kanilang health expert. Umalis si Willie. The answer to the pandemic. Kasi meron si ano. Paano na niyan si Martin? yung kandidato sa vice president. Na nagkataon lang na pinsan siya ni Amy. Pinsan siya ni Amy. Pinsan siya ni Amy, pero hindi siya related kay Amy. Kay Bongbong wala. Labo yung kausap. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:02 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola kasama Prince Impilan, Quadrat Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angela. Davao City, tsaka sa ano, yung mayora nyo, gumaganda. Bakit kaya? Ito naman. Natural yun, yun. Maganda naman. Kaya nga the word is gumaganda. Talaga may itsura. Diba? In fairness, diba? Pagka nagka-beauty contest ng mga mayors, at run least away. Na sana. Run away. Yan, no? Pero sasali dyan si Isko, sure ako. Hindi naman. Masasayaw siya. Ikaw naman. Miss Talent. Oy. Ikaw na yan. Sasayaw siya ng dying inside. Ano yan? Discotheque? Grabe. The 70s called. They want their terms back. Discotheque talaga. Generation gap. Talaga. Discotheque? Di ba lang disco? Di ba? Discotheque, 60s. Pinaitsi lang ho yan, naging disco. I know, and it's a French word, by the way. It's the word is French, hindi na rin translate into English.
Sige. Di ba? Wala lang, linguistics lesson. Ano yun? Kung siya, ano, may pole dancing ba? Kapag... Panalo si Mayor Isko. Si Isko, panalo kung may pole... Kung may pole... Hindi, pero in fairness, magaling siya sumayaw. Ganon? Oo, kung ano... Kung sana requirement yun para maging mayor, di ba? No way. Kung requirement yun para maging presidente, tapos na laban. Di ba? So, ang speculation, magkakaroon ho ba ng last minute substitution sa presidente? Sabi niya ni ng spokes Harry, hindi raw niya masasabi yan. At wala yan sa kanilang malayo yan sa kanilang briefing. Ay, briefing na naman. Malayo yan sa kanilang talakayan. I'm so going to be in trouble. Sa briefing. Bawal na naman ako. Puro briefing na diba? Naman. Diba? Bawal, bawal yung tawanan. Kapag white lies ba, ibig sabihin nun, maliit lang na kasinungalingan. Okay. Eh kung white briefing, ibig sabihin nun, maliit yung ano. Maliit yung tinatak. Maikli yung... Maikli yung brief. Maliit lang. Grabe white lies. Isn't that a legitimate question? White lies, maliit lang. Pag white briefs, briefing, white briefing, konti lang yung briefing. Maikli nga lang yung maikli briefing. Maikli yung briefing. Maikli lang pag white briefing. Tawa yun. Hoy, kayo nag nire-relate na naman yung at nalas ko pa naman sa City of Manila. Paano ako mamamalengkin yan? Hindi ba lang kinalaman si Jim? Hindi kayo. Wala kinalaman yun. Okay. Maliit daw yung maliit lang yung nilalaman ng briefing. Pag-white briefing. Ang labo niya patay, gumawa na naman white ako. White briefing eh. Malabo. Ay. Pero sabi dito ni Kaegay dun sa YouTube natin, sabi niya, sabi daw ni Mayor, ni Mayor Isko, ano daw, pagka suspect ka, you have to prove your guilt or innocence. Ganon. So, mali yun. Mali yun. Paano lang, para ano, para walang malinlang sa ganyan, ha? Unang-una ang pinapatunayan, guilt. At ang nagpapatunay niyan, yung state forces, yung prosecution. Mm-hmm. Yung akusado, they don't have to even prove anything. Kasi kailangan manalo yung kaso based on the strength of the evidence of the prosecution, not of the defense. Mm-hmm. Yung defense, kahit humiga ka lang eh. Kahit mag-demurrer to evidence. Kaya nga merong mga tinatawag na demurrer to evidence, pagkakulang yung ebidensya na prinisinta ng prosecution, eh, mananalo yung defense. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, pakipaalala lang na ang presumption is innocence. Hindi po nagpapatunay ng innocence. Ay? Hindi mo kailangan patunayan. Paano so, lang ha? Paalala niyo lang, pag kami naririnig kayo ng ganun, na nagsasabi patunayan ninyo yung innocence ninyo, hindi po ganun. Kailangan pinapatunayan yung guilt. Okay. Okay? Eh, may nagsasalita tungkol doon sa yung sinabi mo, yung si Bree? Bree Johnson. Bree Johnson case. Yung tawag nito, yung painter? Yes, yung artist. Meron daw, may nagsalita daw si, si... Nag-issue ng statement yung lawyers. Yung lawyers, law firm. Ang law firm ni, what's his name? Umpin. Ah, talaga? Nag-issue din ng statement yung lawyers ng, ng family ni ng family. Deceased. Ang kasi, ang sinasabi ni Umpin, nakita niya daw, nagbigti. Sabi ni, no? Sabi ng... Na he barged into the toilet, bathroom, of the, ang tawag nito, yung of the hostel. Hostel. At nakita niya hanging. Sabi, nagbigti sa Tagalog. Oh, that's what he says. Okay. Yun ang balitang, yun daw ang statement niya. Uh-huh. At giniba niya daw yung pintuan. Pero ang sabi ngayon ng pamilya. CCTV. Ano sabi ng pamilya? According to the lawyers ng family is that may CCTV. Okay. Of the hallway. So nakikita during the course of the day, nag-aaway sila, labas-pasok si suspect, si Mr. Ongpin. Hmm. Tapos,
at one point, lumabas siya, and then, hindi ata siya makapasok. So, may kinuha siyang upuan. Sinilip niya yung bathroom kasi may window into the hallway. Tinanggal niya yung jalousies and then he goes out and then gets the staff. At tapos yun na yung pumasok dun sa kwarto. Cooperative naman daw yung staff ng hostel. That's why they provided the CCTV. Ayun na nakita sa CCTV. Yes. So, posible pa rin magkakatugma yung mga story na yon. To be fair, ha, on the side of the suspect, according to the... Well, not the family, but yung representatives niya, he is cooperating fully with the police at hindi po siya tumakbo. No, but and also po siya. Julian Ongpin, siya nag-report. Yes, siya yung nagtawag ng hostel staff to enter into the room. So, yung ano, but ang hinihingi pa rin ng family ng deceased is a complete investigation. May mga pasadaw, which is also good. Si Bree sa ibang parte ng katawan. Yes. Eh, kailangan ho ng scientific ano dyan. Kasi anong cause ng pasa, whatever, you know. So, post-mortem or meron hong ganyan eh. Yeah. Yeah, kailangan ma-determine. Kasi kung meron pandugo yung katawan, pwede pa magpasa kahit wala nang basta buhay pa kasi magko-coagulate pa yung blood. Mm. Pag hindi, hindi na titigil na rin 'yon. Mm-hmm. So, but the at least dito medyo balanse naman yung mga lumalabas na information. So, both sides want the full story to come out, so to be fair. So, para walang walang lynch mob dito. Pinakawalan ho, ang charges kay Julian na Ongpin, illegal possession of drugs. Yes, and it's... So wala hong tungkol sa homicide or... Wala, although, kasi it's still what we call a suspicious death. Wala pa rin sinasabi if an actual crime was involved here. Masusing investigasyon dyan. Pero ang crime is the presence of drugs. Yun. In the, So mag-iimbestiga yan kung... Both of them are using, who brought the drugs, and so on. So it's a drugs case now, mostly, habang iniimbestigahan yung suspicious death. Mm. So, well, at least both parties, hindi naman sila they're making statements, which I think is good, para hindi masyadong kumikiling, kahit yung public. Mm. Pero... Kung meron daw mga ibang wounds sa katawan nitong si Bree Johnson, saan ang galing yun? They were fighting. At least yun yung... LQ? Yun yung statement ng lawyers ng family ni Ms. Johnson. Kung naka-drug sila, ibang klaseng LQ pag naka-drug sila. Yeah. No, but ano eh? Yun ang element doon na iba eh. Yun drugs. What was the... Ano nga ba yan? Ano yung droga? Hindi siya ano eh. Cocaine. Cocaine. But cocaine is a downer. Oo. Mamahalin. Oo. Hindi siya shabu. Cocaine. Meron pa palang cocaine dito sa Pilipinas, no? It's a rich dude's, it's a rich person's drug. Mahal yan eh. Mahal. Lalo na ngayon. Oo. Dahil sa drug war. Especially, di ba? Nagtaasa ng presyo. Kahit yung pinakamura. Dati nga, kanto-kanto lang pwede. Di ba meron dyan sa palengke ng Pasig dati? Changi. Shabu na bibili mo sa palengke? Di ba? Kalain mo. Basahin ko lang ha, Miguel Tahon, maraming salamat dun sa iyong super chat. Sabi niya, we the people are responsible for the high infection rates. The government cannot mask up or social distance for everyone. Nagpadala din si Florian Carlos Suba sa ating super chat. Sabi niya, Pacquiao versus Dumagoso, boxers versus briefs. Ano ba naman yan? You're so naughty. Di ba? Si Ma'am Thea, ako boxer ako. Okay, thank boxer. You. Too much information. Oh, ganon. So, hindi, kumbaga, kung sino mananalo dun sa dalawa? Sa boxer si Pacquiao, ka. Si Pacquiao at saka kay Dumagoso. Pareho silang populists eh. At saka yung mga plataforma nila, nag-iiba lang minsan on the levels of knowledge or awareness or information. Pero they both have this very populist approach. Mm-hmm. Si Senator Pacquiao, nagpalabas din siya na
ang ano, meron siyang video saying na yung main platform niya is magpapabahay siya. Okay. At ipapabahay niya lahat daw ng homeless, bibigyan niya ng bahay. At may piso daw walang ibabayad dyan. So here's the ano, para siyang nag-wave ka ng taxes. It's the same thing. Hindi sinasabi ni Senator Pacquiao kung saan magagaling yung source of funding nito, magiging GAA ba yan, and how much can we raise through taxes. So if we cannot raise the amount needed para magbigay ng pabahay sa lahat ng homeless, which by the way might not run out because every year I'm sure nadadagdagan, nababawasan yung amount na yan. It's a fluid number. Eh, saan manggagaling yan? Are you going to raise taxes? Diba, that's a huge undertaking. Meron pa tayong build. So either kukuha ka from one of the existing projects or magtataas ka ng taxes. O gagawa ka ng panibagong source. Anong, saan ang source? Walang sinasabi. Although nag-mention siya ng word na sustainable. Pero wala siyang plano for the sustainability of that. Ngayon, meron mga existing institutions. Meron tayong, ano ba yan? HLURD ba? Yung mga housing natin, na housing agencies natin that are responsible for this and they have a financial structure. Ibig sabihin, nagbibigay ng pabahay, discounted yan and all that, pero hindi yan libre. Tama. Para kailangan sustainable. At saka, para merong ano, hindi siya handout. At saka, well, hindi ho kakayanin ng gobyerno. Kaya nga, ang trend, ang ating strategy, government will provide the halimbawa yung sa pag-ibig support, financing, and everything. Pero yung construction ho ng bahay mismo, private sector ang mag-undertake yan. Hindi kakayanin ng government. Plus, you have to come up with a plan for... Russia dati attempted to do that. And even, diba, meron silang mga housing, ano, nagtayo sila na maraming housing. It's for ano, pero ultimately, you have to pay. You still have to pay. Kasi din, kailangan pahalagahan din yan. Part of the reason kung bakit pinagbabayad is so that you will give it some value. Kasi kung binigay lang sa'yo, parang baka hindi mo pahalagahan and mababali, wala lang, papabayaan mo. Correct. Isang objection ko yan noong panahon ni Cory Aquino. Welfare state. Na pinamimigay yung lupa ng gobyerno sa mga informal settlers. Pag pinamigay mo yon, it's lost forever. Correct. Eh samantalang, kung gano'n ka lang laki, dapat magtatayo ka ng, gusto mo magtayo ng housing, merong rules dyan na rotation. Yung mga deserving ngayon, dyan muna kayo. Pag kumita kayo, alis kayo dyan, meron naman ibang papalit. Parang yung sa UP, faculty housing, ganyan, habang nagtuturo ka. Is, ganyan ang sistema sa ibang bayan, kamukha ng Singapore. Socialized housing. Ngayon, kung ibinigay mo yung, yung lupa, tapos na. Diba? It's gone for... ano pa magagawa mo ito, binigay mo ngayon? Maraming salamat din kay Tia Sin. Sabi niya, good morning, Karambolistas. Pabati po kami ng hubby ko, 38 years and counting. Happy anniversary po sa inyong dalawa ni Virgilio Fabian. Virgilio Fabian. At saka si Ma'am Tia. Si Pia. Tia, T-H-I-A. P-H-I-A. Fia. T-T. Tango. Fia. Tango Fia. Hotel. Yes, yes. Tia. Yes. Diba? Ilang years? 38. Matiis ito si Tia. Huwag mo ako idadamay sa mga ganyan. Gusto ko magpadala ka namin medalya. Bibiro lang ako, ha? Bibiro lang ako, ha? Okay. Tapusin ko yung kwento ko. Yung UP Accord. Ano sabi? Di, na railroad. I don't like to use the word railroad. Pero na-rush ito. Do you know that they're turning it into a law? Who? The UP Accord is becoming a law. Pumasa na sa House. Nalingat lang tayo, pumasa na sa House. Yan na nga eh. Diyan na nakakalungkot dyan. Ano ba? Hindi ko alam kung kailan yung first reading. Pero, referred to committee siya. Teka, inano ko yun eh. Sinulat ko yun eh. Referred to committee siya right away. Wala man lang nag-question or what? Wala? Hindi ko naiintindihan eh. Parang yung franchise ng mga water companies. Yung ganon. Walang debate. Chinek ko yung congressional records. Noong una, hindi ko nga mahanap yung records eh. So, ni-refer siya to Committee on Rules September 13. Kinalendar siya September 14.
Sponsorship speech, debate, and second reading, mm-hmm, September 15 lahat yun. Approved on third reading, September 21. Mm-hmm. So parang isang linggo lang, a little over a week, nakapasa in the House. So it's now with the Senate. Sa Senado, alam natin, 10 ang pro, mm-hmm, for this one. Ako, I don't mind. Kasi ako, I don't mind whether or not merong UP Accord. Mm-hmm. Okay? Kasi it's a contract. So nag-agree yung dalawang partido. Mm-hmm. But when it's a law and it's a law rushed like this, ibig sabihin, hindi na konsulta yung security agencies natin. Mm-hmm. Kasi maraming pro-UP sa loob, which I don't mind, pro-UP ako. Pero the fact of the absence of a public debate, wala kang debate, hindi nakikita ng mga tao yung pros and cons. Bakit minadali nyo ng ganito? Mm-hmm. Because the debates are there for a purpose, to inform the people of what the issues pros are. Di ba? Oh. Para masusuportahan natin yung mga representante natin, mm-hmm, sa pag-a-argue nitong itong pagpapasa ng at batas na ito. At masusuportahan din yung batas. If it's good, if it, yes, becomes a law. So that we can see if it is a good thing, then it's a good thing. Pero... worried, I'm very worried. May isang provision dito na nakikita ako na even the service of a warrant of arrest must be coordinated with the admin. Ngayon, normally, yung coordination ng service of a warrant of arrest, ginagawa yan with local law enforcement para hindi kayo magkabarilan. Mm-hmm. Ano yung purpose dun sa UP admin? Para sa akin, kasi yung term na ginamit is coordination. Kung magpadala ng notice, I don't mind. Pwedeng andiyan ka na, kumakatok ka na, tapos mag-text ka dun sa admin. Mm-hmm. Nagsaserve po kami ng warrant, makatawagan kayo. Yun, maintindihan ko. Pero yung magko-coordinate kayo before you actually enter into the university, hindi ako palo dyan. Tama. Hindi ako, ano, because this is direct interference with law enforcement's discretion to conduct their own operations. Ano yan, may sariling... Parang ano na to, dati kasi hindi ako naniniwala na na ginagawa nilang isla ang UP in the middle of everything. Pero ito oo eh. Oh. Wala nang consent kasi with a contract, may consent, may dalawang partido. Okay. Pumayag sila. So they both know the pros and cons. Pagbatas na yan. Pagbatas at ganitong batas na walang debate. Sa pilitan na. Hindi na nila tinanong yung ahensya. Pag binag-violate, ikukulong, batas yan eh. Oh, well, hindi lang kulong. Kung pumasok ang pulis, halimbawa, may admin case ka, may criminal case ka. Ganon? Oo. Hindi lahat ng university gamin din yan. Bakit UP lang? Kaya nga, ang point dito is... Nasa UP lang? But UST, walang ganon. Mm. Any university, actually. So, dapat yung batas lahat ng universities? Bakit UP lang? Ngayon, bakit universities lang? It's called the UP Security Bill. Dapat lahat ng schools. In fact, dapat i-underscore nila that universities... Ngayon, kung dapat lahat ng schools, bakit lahat ng schools lang? Dapat lahat ng opisina. Ayan na ba? Hindi ba? Dapat lahat ng bahay. Kung bakit lahat... School, Mrs. Castle. Ibig sabihin, bakit ganun solo-solo lang yung UP? Bakit sila lang ang special? Bakit nga ba? Ano pwede mo sabihin? State University? Di sa PC, sa PUP rin. Oo. Dapat ganun. Sa Mindanao State. Yes. Di ba? Kumbaga, bakit parang lalabas na class legislation? Why is it so special? Oh, class legislation na talaga siya. Ano meron na UP? Kaya nga yung like I said, when it was a contract, okay lang. Pero now that they're making it into a law, the questions now is of its constitutionality. Hindi kasi daw mabuso yung martial law. Ano daw? Yung mabuhos yung martial law, kaya kailangan. And in fact ha, naalala ko, yung mga debate during the time na ina-abrogate ng DND, mm-hmm, yung accord, ang sinasabi lang nila is, papasukin nyo kami, not just so that we can conduct operations, in fact yan, kaya pa namin, we can deal with that. Pero yung the fact that the narrative inside UP has become so one-sided, even if a majority, yung student body reflects what's outside eh. Uh-huh. So kung maraming pro-government sa labas, marami ring pro-government sa loob. Uh-huh. And yet, the insistence in teaching only one particular mindset, yun ang hinihiling ng DND. Can we at least be heard? Uh-huh. Can you at least include yung mga yan? That's why we're asking you to open sino it. Sino nag-sponsor? Yun ang problema eh. Neri?
hindi ko makita eh. Kaliwa? Kung sino yung mga sponsors. Teka, teka, teka. Na, nakuha ko, pinadala to sa akin very recently lang eh. Yesterday, wala akong mahanap. Kahit yung committee report, hindi ko makita. Well, I think early this morning, nakita ko na siya. Ayan. Ito. Ang sponsors are... finalist of authors, Villanueva, Rivera, Kimbo, Belmonte, Elago, Castro, Gasataya, Defensor, Rodriguez, Go, Sarate, Gaite, Kulyamat, Brosas, Amatong, Barbers, another Defensor, Deloso, Montalya, Flores, Garcia, Romulo, Yap, Tambunting, Abueg, Saldivar, Fortune, Kabatbat, Mariano Hernandez, Escudero, Dimaporo, Loyola, Bordado, D, Agabe? Fortuno, Nieto, Lara, Babasa, Lusotan, Colyantes, Dalog, Goriseta, Sangkopan, T, Nava, and Chato. Dami? Marami rin. Marami siya. Dami nila. Sino nag-file noong una? Yan yung mga nag-adapt eh. Oh, actions yung taken by committee. Yung unang-unang nag-file, kanina nanggaling yung proposal. The same eh. Principal authors, sila din. Lahat sila? Principal authors? Oo, oh, wow. Yun no. Wow. Principal authors, yeah. It's the same. Lakas na UP ah. Puro taga-UP yan eh. Teka, si Elago ba taga-UP? Hindi ko sure. Anyway, yeah, and sa, ano, sa Senate, the UP yung mga yan, si Drilon, Angara, sampu yan eh. So, we expect na, dyan magkakaroon ng debate kasi sampu lang yung, ano, sampu lang so far ang nagsusupport sa Senado. Talo pa rin. Well, baka hindi siya maano, baka hindi siya ma... Eh, baka naman sa Senate, mag-debate na dyan. Parang yung water. Mm-hmm. Mukhang sa Senate, maaantala yan eh. I don't think matatapos nila yan eh. Yung franchise ng mga tubig. Sa Senado? It breezed through the House. Pero it na, no? Senado. Baka matigil sila. So, hindi, what happens kung walang prangkisa? Diba sabi ng presidente, I want you to get a franchise. Para may congressional oversight. Mm-hmm. At saka para ano, you start acting like a franchise. And you're holding a privilege. That's the right thing to do. Correct. Meron ba kayong monopoly, wala kayong franchise? Oo. Di ba? Monopoly yan eh. Natural monopoly ang correct. Water pipes. Oo. Kasi pwede ba naman dalawang water pipes ang may kalabang ka? Oo. O, kung meron dalawa, eh bakit hindi tatlo? Badi apat. Okay? Oo. Natural monopoly, hindi ka mukha ng telco. Oo. Ang telco ho, hindi natural monopoly. Oo. Pwedeng marami sa ibang bayan nga, sampu-sampu eh. Mga ganun. Dito lang. Oo nga. Isa pa yan. So, dun sa mga very promising candidates natin, wala rin akong naririnig na, tungkol dun sa mga things like that. Franchises, what are they going to do with water, telcos, and all of that. Nakikita natin, of course, housing. Ang sabi nga nung ano, ni Sarlito Banayo, na marami na daw na-accomplish si Isko sa pagdating sa housing, education, at saka health. Oh. In his 3 years as mayor. Yan ah. Yan ah. So, pero totoo lang ah, hinahanap ko kung ano yung accomplishments niya sa education because I'm really interested in that. Wala, ang nahanap ko lang puro press releases dun sa mga plano niya. The last one being, nagtaas siya ng pondo for the school system para ituro raw yung good manners and right conduct. Di po, nagtayo po ng building. Hindi pala, nag-groundbreaking. Groundbreaking. Groundbreaking, pagtatayo ng building. Yung susunod na administration, mahala kang tumapos niyan. Yeah. Basta ako, nag-groundbreaking na. Di ba? Yeah. Ganyan lang ho yan eh. Madali lang yan. Mm-hmm. Madali lang yan maging mayor. Di ba? Resilist lang. Pero committed na siya eh. Committed na siya to run for president. Matitenga na naman siya if he doesn't. Uy, nagkakaproblema ng passports ha. Nagpa-rin? Nagkakagulo daw dyan sa Asiana. Uh-huh. Di ba yan yung main uh-huh. ng kuha na ng passport. Grabe, uh-huh. ang tagal, ang haba ng pila. Uh-huh.
Meron daw nagpupunta dyan madaling araw pa lang. Ang problema ho, bukod doon sa shortage, may ano ho yan ha, meron tawag na backlog sa passport ng ilang milyon. So, physical na passport, meron tayong shortage noon. At the same time, tinamaan daw ho ng COVID. Okay. At the same time, yung delivery service, kasi dati dinideliver na lang yan, di ba? Natigil daw. Kaya mga tao ngayon nagdadagsaan doon. Diyan sa may ano, sa may alam mo 'yon, yung reclaimed area, diyan sa Pasay. So ang gagawin daw ho ng Department of Foreign Affairs. Okay. Ililipat daw sa kabilang building muna. Dahil tinamaan ng at doon daw kukunin yung passport. Ba't hindi kumuha ng bagong delivery? Hindi ba? Kung nagkakagulo yung mga tao doon, siyempre passport mahalaga yan eh. 10 million ang Filipino overseas. Halimbawa nga, magtatrabaho ka overseas. Kailangan mo ng passport. Okay? Monday, ang release daw ho, 8 a.m. to 3 p.m. I-relocate yan doon sa Double Dragon Plaza. Nasa ano ho yan eh, Asiana Business Park. Dadalin doon sa Double Dragon Plaza. Ito yung kay ano eh, yung may-ari nung inasal. Na nagbenta na Double Dragon Plaza. Dahil daw ho, ganito yung nangyari, yung mga consular offices, halimbawa, dyan sa Mega Mall, pwede ka kumuha ng passport dyan. Doon sa SM, sa Antipolo, meron din doon. Offices, ano, yung mag-apply ka ng appointment ka for passport. Nagka-COVID daw ho yun. So, hindi na pwede doon. So, nagdagsaan lahat doon sa head office. Doon nga sa Asiana. Aba, problema. Grabe daw ang punong-puno ng tao. Maangal na nga yung mga applicants. Well, kasama ho yan sa problema natin sa COVID. Ano? Quantities. Pero ang hindi ko pa din na maintindihan, Trixie kasi, yung kontrata nitong yung kaya may shortage ng passport. Hindi ho gobyerno ang gumagawa niyan. It's a private company called United Graphic Expression Corporation. At yan eh, may ka-joint venture ng government, supposedly semi-government, na APO. Yeah, ayun na naman tayo sa APO. Yan ho ang problema dyan. Ngayon yung kontrata na yan, na pinirmahan noong panahon ni Pinoy, hanggang ngayon buhay yan. At umaasa lamang yung DFA dyan. At alam naman natin, napaka-lopsided niyang kontrata na yan. Yung United Graphic Expression Corp. Marami hong sinita na yan noon. Four years ago, panahon nung kasisimula pa lang ni Duterte, binanata niya ni Yasay. Kaya nga hindi siya na-approve eh. Hindi siya na confirm. Ang profit sharing ho niyan, 90% napupunta doon sa private. 10% lang ang napupunta sa gobyerno. Kung ganun lang ang iyong kinikita diyan sa passport, paano ka makakapag-improve ng service? Ba't ang lugi naman sa gobyerno? That's the big point. 90% for the private project. Kailan ba yan, na-work out, yung agreement na yan? Hindi ko alam eh. Yung ganyan ka, onerous. Hindi ba obvious? And grossly disadvantageous to the government. Yan ho, COA mismo yan. Sinabi na ng COA, mali yan. Mali yan, hindi ganyan ang dapat na sharing. Sinabi na ng COA yan, hindi ho, ba't yan ayaw imbestigahin ni Dick? Dick!
Di ba? Oo. Ito, 90-10. Nung nandiyan si Yasay, eh, nag-complain siya. Mm-hmm. Ayan. Hindi tuloy siya na-confirm. Okay. As a DFA secretary. Okay? Yan ho ang joint venture na dapat tignan. Yan yung... Pwede naman kasing i-improve yung service ng DFA. Mm-hmm. What do you need? It's money. Yeah. Eh, paano yung pera na pupunta doon sa private sector? Mm-hmm. O, paano mo i-improve yung service? Mm-hmm. And therefore, ang daming problema sa pagkuha ng passport. Passport uh-huh. lang, problema pa natin. Diba, sa dami ng ano, sa magbabalik ang karamuan. Sa dami ng Pilipino na kailangan lumakad, 10 million yung overseas people. Tayo pa, diba? Passport pa ang problema natin. Magbabalik ang karamuan. Oras natin, 9:37 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin si Impilan Conrad Banal. Muy ba, malis ba si Boss Jonat? Okay. Ako po si Trixie Cruz Angeles. May mga nagtatanong, why did Aquino give the passport agency to a private group? Kasi ho, dating gumagawa niyan, BSP. Yes, Banko Central. Panahon nung second Aquino administration, biglang naisip ng BSP, ay hindi na, na daw nila kaya. Ngayon, etong APO, which was a government, is still a government. One year before nakuha nila yung kontrata with DFA, ang may kontrata talaga sa passport, it's between APO and DFA. So government to government yan. Ang problema, itong APO, wala namang capability to print, to make the passports. One year before niya, nakuha yung kontrata sa DFA. May kontrata na siya dyan sa private na OJEC. Kumbaga, nagkaroon sila ng bolang kristal. Nalaman nila, one year from today, makukuha natin yung kontrata sa Department of Foreign Affairs. So, nagkakontrata sila ngayon dyan sa OJEC. Yan o ang misteryoso dyan eh. Misteryoso. Misteryoso dyan. Parang okay. Nangyari yon. Umayaw na lang ang BSP. Tapos nakuha ng APO. Pero bago makuha ng APO, may kontrata na sila with OJEC. So, ang balita natin noon eh, going away present siya kay tita. For the chira. Kay tita ho, kay tita. So, kumukubra na lang chira. Siya. Chira, chita. The chira. 250. Yes. Diba? Yan. So, the tita could retire. Marami na hong storya dyan, lumabas. Wala pang nangyayari hanggang ngayon. Diba? Nag-imbestiga. Halimbawa, ang House of Representatives dyan. No? Nag-imbestiga. Aba, pumunta ho sila sa Europe, yung mga congressman natin, yung magigiting na congressman. Nagpunta ho sa Europe para inspeksyonin kung saan iniimprenta yung ating passport. Ibig mo sabihin, yung mga passport natin kailangan sa Europe pa. Next, di ba? Para imported. Hindi, kailangan lang pumunta ng Europe. Inimbestiga. Meron yung imprenta yan, yung kumpanya na yan na OJEC, nandiyan sa Batangas. At alam ko pa kung kanino ina-arkila yung property. Okay. Yung printing plant nandiyan. Talaga? Pero kailangan magpunta sa Europe para mag-inspeksyon ng printing. Okay? Pagkatapos yung bumiyahe sa Europe ng ating magigiting na congressman, namatay na lang ng kusa yung issue. Natigil na yung investigasyon. Na-call off ho ang hearing. Ang resulta, eh, kayong mga OFW, tayo mga Pilipino, hirap na hirap ngayon sa passport. Uulitin ko, million-million passport ang backlog. Yikes! Paano hindi mahihirapan yan? Tinatanong sa YouTube, bakit hindi na blue ribbon yan ni Gordon? Eh, yun na nga ho. That's the main point eh. Bakit eh? De gusto nila. Eh baka kaibigan niya yung OJEC. Ay! Wala naman, you know. One of those things. Hindi sila ganun ka, ano, dali siguro balasubas yun. Ganun. Ang dami na hong COA report dyan. Kung COA report na tinitignan nyo, Dick, eto na COA to, ilang beses na, taon-taon, nako-COA yan. Diba? Taon-taon yan, nako, isang ano ng COA. Management fee.
Napansin ako, well. Yung ako, nagbabayad ng management fee sa UJIC. Ha? Hindi ko alam eh. May kontrata sila. Pero magbabayad ka ng management fee sa UJIC. UJIC yung private. Wala sa kontrata yung management fee na yon, sabi ng COA. Ayan yung retirement. I don't know kung saan pupunta yung management fee na yan, kung kanina na pupunta yan. I don't know. May basihan yung chismis. Diba? Hindi mo ma-account yan. There's no existing contract. Walang kontrata, so therefore, pero nagbabayad ng management fee. Therefore, diba? Mm-hmm. Ano yung conclusion natin? Saan na pupunta yun? That's a hole in the ground you toss your money into? Oo. At saka bawal mo ang magpa-subcontract. Ng printing jobs for government documents like passports, kasi delikado yan eh. It's like the security paper, what you call this? Yung mga land titles and everything. Hindi pwede nagpapa-subcontract. Ganito ang ginagawa ng APO, nagpapalusot. Nililis lang nila yung equipment ng OJEC. Hindi nila sinab-contract. Pero ang payment nila sa lease, percentage. Anong klaseng lease yun? Ang lease ho, isang taon bayaran kita, 1 million. Diba? Bahala akong gumamit. Kung konti lang yung ano ko, print ko, 1 million babayad ko sa'yo. Pero kung mas marami akong kliyente, mas malaki print ko, malaki kita ko, 1 million pa rin ang ibabayad ko sa'yo. Ganyan ang normal na lease. Yeah, yeah. Bakit ang lease nito, percentage? Sliding. So marami nang pa-passport, marami nang pakuha ng passport, ang laki ng kita ng object. Diba? At 90%, 10% lang sa Lubiano. Ba't nga ba hindi bantayan ito? Ang sabi ho ni Jokno, Ben Jokno, kaya na raw ng BSP kunin uli yung kontrata na yan. Kasi noon, hindi na nila kaya eh. Ngayon, biglang kaya ulit nila. Kasi nagbago na yung pinuno eh. Si Ben Jokno na ngayon eh, hindi nila kaya to eh. Siga rin to eh. Nag-umpisa na yung KBL convention. Ang ngayon? Yeah. Well, preliminaries pa lang naman But anyway, hinihinga ko lang yan. Dahil nagkakagulo sa passport itong mga Pilipino, ang dami-daming dahilan, nagka-COVID. Ang dami-daming kailangan na passport. Nagka-COVID and everything, so nagkakagulo doon. Ang totoong punod dulo niyang problema na yan. May backlog ho sa passport. Dahil we have a lousy provider. Yeah. Yan ang punod dulo. And dyan. Why aren't they fixing it? Hindi ba pwede? I mean, it can be fixed. Tama nga eh. Sabi nga ni Joke, no, kaya na nila eh. Tapos, iniintay na lang siguro whatever the queue is from Sec Teddy Boy. But I think baka he's friends with Tira. Huh? Might be friends with the Tira. With the Tira? Yes. I don't know. Or he has to give you homage. Bakit lahat? Pati tira. House. Nadali na, di ba? Sabi nga siya, napunta lang na Europe eh. Oo nga eh. Para. Para na. Sa Senate, tinira pa nga si Yasay. Diba? Nakita-kita yung napaka-protected naman itong mga to. Bakit? Napaka-husay nito object na to. Hindi ko alam kung sino. That's why kung maging... Tingin mo, si Tita pa rin yun? Kasi siya yung pinaka-ano eh. Si Tita ano? The Tita. Well, of course, we don't discount the possibility na yung object mismo, diba? Mahusay din. But the relations of the Tita... But I don't discount the possibility. Pasalamat lang ako, Maria Santos. Maraming salamat. Nagpadala po siya ng pangkape. Si Ma'am Josephine Santos, sabi niya, good morning mga karambolista. Kung maaari lang po, huwag na daw batiin ang happy birthday yung firstborn niya na si Micaela Santos na nanonood sa Sydney. So, Ma'am Micaela Santos, hindi po kayo pinapabati ng nanay niyo. Kahit kayo yung firstborn, kahit birthday niyo po ngayon, at nanonood kayo from ilan Sydney. Taon daw siya, ilan? Hindi niya nilagay eh. Ay, kasi sa Sydney kayo eh. Mahirap batiin ang mga taga-Sydney, hindi ba? Mabuti sana kung nasa ano man lang yan, Melbourne or Perth.
Yan, nababati natin. Eh, sa Sydney, ang hirap batiin eh. Nang happy birthday. Ang ganda-ganda pa naman niya sa edad na yan. Correct. One of my top favorite cities in the world, Sydney. Yun. Ganda. Naalala ko, very since modern. Nanonood si Mayora. Naalala ko. Bakit? May nag-ano, nung nasa Davao ako, may nagbigay sa akin ng champorado with Malagos chocolate. Nakain sino raw ba yung tita na yan? The Chira. Hindi yun si Sarah yun. Hindi po, layo ah. Bata pa yun. Ano, eh. Hindi pa siya considered Chiras of Davao. Eh, 2015 pa nangyari ito. So, think na lang who the Chira is. Mm. So, sino yung nag-retire? Anyway, nagpadala sa akin ng, ano, nung nasa Davao ako, binigyan ako ng, yung, ano, champorado ng Malagos chocolate. Okay, natikman ko na. Maraming salamat, ang sarap pala. Kakainis. Naubusan kasi ako ng chocolate. Meron daw sa kanila, na taga-Canada ako, gusto niya na mag-dual. Nagpunta siya sa, ano, kumukuha siya ng passport. Okay. Ang kailangan daw, 4 to 6 months. Ha? Ganun. Haba ng waiting kasi nga, sabi ko sa iyo. Check ko tuloy yung matagal pa yung passport ko. Eh. Oo. Di ba umaangal si si Larry Gadon? Oo. Yeah. Hindi siya makakuha. Appointment lang, hindi siya makakuha. Eh kasi nga, wala kayong passport. Ba't kayo maglalabas ng appointment? Okay. Oo. Ganun din. Ano, kailangan pa ng kakilala, kaibigan ko. Alam mo kung saan siya nakakuha ng appointment? Doon pa sa napakalayong Antipolo. Ang problema ngayon, sarado ngayon yung mga yan. Nandun sa main office lahat. So, nagkakagulong ho ngayon doon. So, ang babaguhin daw ng kabilang building, magtatayo ng isa pang opisina sa kabilang building, doon nga sa Double Dragon. Ang sinasabi ko, bakit hindi nyo muna balikan yung kontrata? Ayaw ng problema. Total, maliit lang naman ang kinikita nyo dyan. 10% lang. 90% na pupunta doon sa... That we know of. Ha? 10% ang napupunta sa gobyerno. Officially. Yun, that we know of. That we know of. Diba? Yung mga dating retired na official ng Pinoy, hanggang ngayon nakikinabang dyan sa kontrata na yan. Okay. So, yeah. Ganun yan. Ganun ho yan. Yeah. Okay. Sabi na nila yung KBL daw nagsisimula na. Yeah, nagsisimula na yung convention. Pero hanggang 10 o'clock po kami. Pasensya na, ha? Oo, hindi ho namin mako-cover yun. Oo. Okay. Although, yun nga, ando na nga, papunta na doon si Boss John, ha? Tatando na po si Atty. Larry. So, hindi tayo magkukulang ng kwento niyan. Ngayon, magkakaroon daw ho paalala lang tungkol sa shield, no? Okay. Ang sabi ng Pangulo, pwede na raw walang shield sa labas. Yep. Pero kung sa loob, yung 3Cs, kailangan naka-shield. Close contact. Crowded areas. Ano isa? Close contact, crowded. Dumas Gustos. Hindi naman, hindi. Hindi C yun eh. C. C. Ano yung third na C? Brief. But you keep missing that. Yeah, B and C, hindi ko matumbok eh, no? Yes, be brief. Kabilaan lang, no? C. Hindi, magkakaroon daw ng ano, mag-i-issue daw ng rules. Ayan, tabagin na lang natin rules. Guidelines kasi, guideline, hindi. Dapat yan sinusunod eh. Ang guideline eh. Guideline lang yan eh. Dapat rules. Kung ano dapat daw talaga po yan. Yung shield na yan. Okay. Sa akin, personal yan eh. Pwede ka naman mag-shield kahit saan eh. Kung talagang gusto mo protection, doble. So what? Ako, mag-shield ako. Kahit ba nasa labas ako eh. Unang-una, at least yung pollution, hindi ko ma... at least dadaplis sa mukha ko. So, ako ang ano dati dito with the guidelines nung ginagawa ang interagency. Kayo mainip. Dami kasi nagte-text sa atin. Nakakainip daw. Ano bang gagawin sa shield? Napakaliit na issue naman yung shield na yan. Para naman. Diba? Parang brief. Very parang brief. Brief lang yan. Ito sabi ni Jem Shit mo, Mar. Ano? Attorney, may debriefing din ba ang panty?
Hindi naman ho. Sobra naman yun. Sobra naman. Ang daming underwear jokes. Ang daming nga ngayon. These bakit elections. Ganyan? Bakit ho ganyan? Pantito at saka brief daw. Hindi naman ganun. Sorry. Sa lahat ng election, ito ang exciting. Sumisikat ang mga brands ng ano, ng underwear. Talaga. Maswerte na lang yung hindi gumagamit ng underwear. Oh, hindi. I'm so okay. glad that the, yung the possible forerunners were under. Hindi classified dyan as underwear, ha? Hindi ho. Overwear yan, overwear. Oh, overwear yan. Yes. Sorry. Nakakaroon daw ng rules. Oh, ano pa sabi nila dyan? Teka. Ay, and then daming nagdadaing ka pa rin sa passports kasi. Marami nga, nagulat ako, ha? What? Eh, siguro ganun kahirap. Ito yung mga visceral issues. Na, yung iba nagtatanong, ano ba daw ang tingin natin dun sa pagtakbo ni Senator Manny at ang kanyang bagong announced na running mate, si Raffy Tulfo. Na-announce na ba yun? Daw, yeah. Hindi pa. Definite na ba? Well, hindi naman. Pero may statement siya saying na yung 40 million subscribers niya, ito Trump yung 16 million na bumoto kay Duterte. 40 million subscribers ni? Ni Raffy Tulfo. Subscriber lang yun eh. First of all, sabi dun sa news item na nabasa ko, 20 million lang daw yung subscribers niya sa YouTube. Maski ba 20 million? Eh? And then, yeah, sige. Hindi pa naman lahat yun siya. And, you know, there's a difference between subscribing because mga people who voted for Duterte also subscribe to Raffy Tulfo. So, it's not an indication. Hindi po yun exclusive na pagka nag-subscribe po sa inyo, ay ibig sabihin hindi naboboto kayo Pangulo. As he runs for the vice presidency. Diba? So I think the man to beat pa rin is President Duterte. So kailangan maingay lahat ng mga umuumang for vice. Huh? Well, kailangan lang naman. Sinabi ko ba mapapanalo? Umuaman lang. Bayang. Ay, hindi kaya niya ba si... Kung tatakbong pag-vice si President Duterte? Kakayanin. Kaya nga si okay. Ano, kumbaga giveaway eh. Oo. Kasi heartbeat yung away from ni, the... Ano, yung field ni, kamukha si Tito Soto, kalaban niya si President Duterte. Mananalo ba siya doon? Oo nga eh. Tignan mo, diba? Tito Soto na yan. Oo. Ang dami na karanasan niya sa... Tagal na niya na nilbi yan. Ilang term na yan na senador. Oo. Hi kay Edwin Bondoc, nagpapabati siya. Okay. Na yung ano din eh, so yung vice presidency parang ano na lang yan, pro forma na yan. I'm not sure if yung taya ni Manny Pacquiao kay Raffy Tulfo is going to work. Kamukha, eto ang dami reaction sa passport. Yun daw anak niya, sabi nito si Elsa Pascua. Diretso Pascua. Nag-apply. At ang sabi daw sa kanya, maghintay siya hanggang February. September, October, wow, November, that's December, next year, January. Ka? 5 months, mahigit. Eh, yung passport siya, nag-a-apply siya ng trabaho sa Canada. Eh, siyempre, hihinga pa ng passport doon. Diba? Yung Canada ho, hindi naman niya sa Soler Street eh. Mm-hmm. Kailangan ng passport dyan eh. Tapos kung wala ka maibagay ng passport doon sa tao, anong chance diyang ma-empleyo? Yun ang kauna-unahang hihingin sa'yo, di ba? Passport? Yeah. Yun yung kailangan mo para makaalis, di ba? Para makaalis eh. Di ba? Parang yun yung basic document mo. Oo. Kumbaga. Speaking of basic documents. Eh kung mapilitan itong mga kababayan nating pumunta na lang sa fake. Patay. Yun ang mas nakakalungkot. Patay. Out of desperation. Ano? Sobrang tindi na ng kanilang pangangailangan ng passport. Hindi ba mag-apply ka ng trabaho, wala kang passport? Paano yun? Paano yung pamilya mo? Yep. Sa sobrang desperation, eh kung makaisip ng gano'n, pumunta sa fake. Oh, takot na naman na... Naming salamat sa lahat ng pagpapadala ng chocolate. Meron magpadala.
Wala pa nga. Kaya nagpapasalamat ako in advance sa mga magpapadala ng chocolate. Marami hong salamat sa marinig kong kwento pag may nagpadala ng chocolate. Ay, nag-share ako pag chocolate. Grabe na ito. Parang ano, parang may laman yan, tawa mo na yan. Masarap po ang pagkakakwento ni Trixie. Doon sa din na pinadala niyong huli ng chocolate. Masarap. Ang sarap talaga yun yan. Sana natikman mo yung kwento niya. Eh, yung ano le, yung palang champorado nga na ano, yung Davao chocolate ang gamit. Davao? Shucks, ang sarap. Wow. Kaso isang pack lang binigay sa yung award-winning? Oo. Na Malagos chocolate. Oo. Ay, maraming salamat pala dun sa mga nagpadala sa ating super chat. In particular, si Ma'am Elicara Araceli Moser, si Ma'am of course, nabati ko na pala si Ma'am Josephine Santos and si Ma'am Nila Buenaflor. Sabi niya, narinig ko, nagsabi si Rafi T na ibabalik niya ang ABS-CBN. So, dalawa na po yung more or less magpapabalik sa ABS-CBN. Yon. It's, of course, Rafi Tulfo and si... well, si Manny Pacquiao and tatlo pala. And si Isko. So, alam na. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Kamusta po, Davao City? Babalik po kami. Kasi ang sarap ng chocolate. Doon ako na, Home Radio Davao City, kamusta po kayo? So, hello, hindi kami nakabisita. Hello. Hi. Maraming salamat, Mayor Sara, sa inyong ano, first-hand ano, denial. Thank you very much. First-hand denial 92 na, days before Christmas. Hindi ko alam yan, ah. May tambayan po mamaya with attorney Nick Nangit. Ang tambayanan ang susunod na programa. Servicio Nubo sa 882 kasama si Sir Vic De Leon Lima. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magpabalik upang ihatid ang pangtalaga sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.